Alright. Mga kamaster, tayo'y mag-aasikaso na dahil luluwas na tayo bukas. Mag-aasikaso na tayo ng magpapakulo na ako ng octopus. Yung isa dito, request ni Janten. Yung isa, maaaring ibigay ko kay Kaberx. Okay. Ito yun. Nakakuha na ako ng pugita. O, Janten! Ito na yung pugita mo, Janten. Okay, babandian ko na. Tapos, patutuyuin. Saka ako ilalagay sa freezer. Tapos, palalambutin mo na lang ulit. Pressure cooker mo. Ito namang isa. Ayan. Kay Robert. Paborito kasi ito ng asawa niya. Tapos bukod dyan, bukod dito sa dalawang pugita, nakadiskarte tayo ng cuttlefish. Ayan. Isa. Dalawa. Hello. Apat. Ayan. So, eto, pipressure ko na lang muna. Dadali natin siya ng press. So, pipressure natin. Ngayon na natin sa freezer. Thank you.
Mga tagasan ko na yun na yun, no? Mga terador ng uling na yun. Merong ispatter yun dito, ano? Anong lapit sa daan, ayo? Kung magulupo kayo, hindi mo na. At yung kanding ko, hindi mo wala. Pero meron ito kawari ko, Nay? Ganito dito ang proseso ng pagsasalang uling ang ginagamit. Mahal kasi ang LPG dito. Kukuluan muna natin yung octopus.
Oy. Pag maluluto ka ng tanggulang butan, tanggalin mo yung balat. Yung balat? Hindi. Yung pangapin pa. Matikis ito yung pangamano. Para itong plastic. Ay, yung ano? Yung parang sa baka? Pagamasin mo lang yun. Yung lang. Ah, yung ano? Yung plastic yan. Yung may na ano yan. Basta yung ano lang, yung lamasin mo lang ganun. Yung binakong pangapin. Tayo natin kumulo siya ng mga 10 minutes. Alright. Ayan, medyo kumukulo-kulo na. Tayo pa natin sa mga 10 to 15 minutes na kumukulo yan. Or pag nag-turn kulay orange na siya. Medyo matagal talaga magluto sa uling. Magastos kasi ang LPG. Gawa ng calamaris yung bayaw ko, yung ano ng cuttlefish, huh? Purong laman ng cuttlefish, ayan magawa yung bayaw ko, kakalamaris niya yan, yung galamay ng cuttlefish.
kape muna tayo. Ito na itsura niya. Lapit na siyang ayan. Kulay orange na. Oops. Oops. Hindi pa nababalian yung ulo. Minutes pa guys. Pwede na natin hunin yan. Make sure lang natin na lahat na-submerge at napakuluan. Tapos, patutuyuin. Saka ilalagay sa freezer. Thank you.
Ikot ko muna kayo guys sa paligid. Paligid ng bahay. Ito yung paligid ng bahay pagka umaga. Okay. Ito yung likod. Ito sa likod, may mga tanim na kaanin lang nilang ng pinya. Pinya, saka ayan, may puno ng santol, puno ng guyabano, puno ng mangga, saka yung katabi niyan ay magkatabing magkatabi, puno ng mangga at puno ng abokado. Yun. Meron dating dalawang baboy doon na ibenta na daw. So itong likod tinaniman to ng kamote. Ayan, bagong tanim na kamote yan. Siguro mga 2 months pa bago maani yung mga kamoteng baging. Ayan. Nagkaalat ang nyog. Yung sa mahilig maggata. Daming panggata. Ito yung likod ng bahay. Ayan na yung pinya. Kaanin lang nila ng pinya. Actually, ang pinya dito, pag namunga, hindi naman inaani para ibenta. Hinihingi lang ng mga kapitbahay. Yung mga kapitbahay, masipag manghingi, hindi masipag magtanim. Ito yung bahay na to, yung kubo-kubo na to, parang kubo-kubo. Ito yung original na bahay. Tapos nakatapos na yung mga anak nila. Dalawa na yung naging teacher. Pinagawa na yung isang bahay. Ito yung paligid dito sa umaga. Ayan. Dati itong puno ng santol na yan. Ito to. Doon sa taas niyan dati may ginawa yung bayaw ko na kubo. Tree house nilagay doon sa may taas. Eh, kaya lang naputol yung pinagkakabitan ng, ay no, yung gitna na yan naputol. Yung bagyo. Bumagsak din yung tree house. So kumuha na lang dito sa baba. Ayan. And stepfather ko. Ayan, yung kabilang side, palayan na yan, yan, yung dyan. Palayan na yan, yung ninyo dito. Ito puno ng langka. Masarap ang bunga na ito, matamis. Kaya lang matanda na ito eh. Nagi 30 years na daw yan, o magko 40 years na yata. Ayan yung itsura ng bahay nila. Kami lang ang may bahay dito. Yung sunod na bahay, nandun na, yung layo oh. Siguro mga kulang-kulang 100 meters. Tapos yung isa pang bahay, nandun, mga 300 meters yung kapitbahay na isa. So malalayo yung bahay. Kasi lang ang problema dito, walang signal ng internet saka cellphone. Kaya kung gusto mo magbakasyon, gusto mo matahimik ang buhay mo, sa mga ganitong lugar ka pupunta, yung walang signal ng cellphone. Hindi ka may istorbo, walang tatawag sa'yo. Yan, pag gusto mo ng signal, pupunta ka na medyo doon sa kalye, nalakad ka mga around 5 minutes, nandun mayroong piso wifi. Halagang 5 piso, meron ka ng 2 hours na internet.
Kaya lang minsan ispati yung signal. Minsan naman okay. Pero hindi ka makakapag-live sa Facebook o sa YouTube. Yan lang. So inahalo na ng bayo ko yung ano. Yung dati nagpagawa kami dati nitong ano, signal booster ng cellphone. Hindi rin tumagal. Parang 1 year lang mahigit namin na pakinabangan, tas nawala na yung signal. Tapos yung kabilang side nito, kagandahan lang dito, malapit na kami sa school, sa elementary school. Halos nasa labas lang. Ito lang guys yung ano, itong gate na to. Gate na to ng school. During school days o school week, sinasara to. Para isa lang yung labasan ng mga estudyante, doon lang lahat sa harap. Pero open ito. Nakakadaan kami dito, nakaka-shortcut kami papunta doon sa highway. Ayan. Anyway, ito na yung elementary school. Dito ako nagtapos ng elementary. Ayan. Nandyan pa yung mga teacher eh. Nakakayang kumala dyan. Alright, balikan na natin yung octopus natin. Tingin ko pwede nang hanguin yun, tapos i-update ko na lang kayo. Yung isa dun kay Janten, yung isa dun kay Kaberks o kay Gian. Narating ka ng uling? Yan lang, magasto sa uling talaga itong ganito. Right, mamaya, update ko na lang kayo mamaya. Susunod ng gagawin dyan, hanguin na yan, tapos patutuyuin. Saka ilalagay sa freezer. Thank you.